lang ka man, dalhin ang kapalaran. Iisang bayan lang sa puso mo'y laman, pinagmulan at babalikan. Konting tiis na lang at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo, isigaw natin sa mundo. Bagong bayani namin kayo, sipag at tapang nyo hinialay sa mundo. Sinasaludo namin kayo, Pilipino, itaas ang noo, ipagmalaki mo ang galing nyo, isigaw sa mundo. Magandang gabi po sa Pilipinas, magandang hapon sa United Kingdom at sa Europa, at magandang gabi rin sa Middle East. Ako po si Rose Eclarinal, at ito po ang special edition ng One You Konek para sa kumustahang COVID-19 lockdown at immigration 101. Makakasama ko pa rin po si Jean Alcantara at si Crystal Diaz. Magandang hapon sa inyong dalawa, Jean and Crystal. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Jean Alcantara mula sa London. I'm happy na magkakasama po ulit tayo ngayon. Hello po, ako si Crystal Diaz. Good afternoon everyone. I hope everyone is staying alert, observing social distancing still. So stay tuned po for an hour of informative show. Okay, so hindi na po natin patatagalin. This afternoon, we're packed also because may dalawa po tayong special guest. Uunahin na po natin ang ating paboritong diplomat. Dahil ho, nagsilbi siya sa UK bilang Consul General at makakasama po natin siya ngayon bilang ambassador na po siya sa Germany. Pag-uusapan po natin itong mainit na issue pa rin, syempre, ng epekto po at yung sipa ng COVID-19 sa ating mga kababayan sa Germany. At sasamantalahin na rin po natin ang pagkakataon na ito na tanungin po si Ambassador Tess Dizon de Vega tungkol po doon sa mga tanong ng ating kababayan tungkol po sa pagluluwag ng lockdown, particularly yun pong pagbabalik o pagbibisita sa Pilipinas, at maari na bang pumunta rin o mag-holiday sa ibang mga bansa sa Europa, at ano yung mga quarantine rules. At pinaka-importante, syempre, tatalakayin natin ito pong dual citizenship, kasi alam nyo naman na ngayong panahon ng lockdown ay kahit kung kayo po ay dual citizen at wala po kayong Philippine passport, ay hindi po kayo makakatungtong ng Pilipinas. So, magandang hapon sa inyo, Ambassador Tess Dizon de Vega. Thank you for joining us, ma'am, this afternoon. Thank you very much. Maraming salamat, Rose. Hello to Jean and to Attorney Crystal Diaz, old friends from my stint in the UK. Yes. Mag-iisang dekada na po mula nung natapos yung aking tour of duty dyan, pero through social media po, we've been keeping in touch at alam ko pa rin ho yung mga nangyayari sa komunidad ho natin dyan. Kaya magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po kung saan man kayo naroroon. Guten Tag from Berlin, Germany. Bigyan ko lang po tayo, very fast lang, bigyan lang natin sila ng background ni Ambassador de Vega. Noong 2011 to 2013 po, yan yung panahon na nakilala natin siya at nakasama natin siya sa UK bilang Deputy Consul General. Bilang Consul General, di ba ma'am? Tama po? Consul 2008 to 2011. To 2008 to 2011, and then nalipat kayo sa New York bilang Deputy Consul General. Yes. At nabisita ko pa rin kayo dyan sa New York
humingi pa ako sa inyo ng payo mamaya, i-share ko sa kanila yung napaka-importanting payong binigay nyo sa akin na hanggang ngayon ay napapakinabangan ko. And then 2013 to 2016, Chief Coordinator, Office of the Secretary of the Department of Foreign Affairs. Correct po? Correct, yes. And then 2016 to 2018, Consul General, Philippine Consulate General in New York. Bumalik pa kayo ng New York. Bumalik ako. Yes, and 2018, Chairperson, Board of Foreign Service Administration. At saka, Officer in Charge din po siya ng Office of the Undersecretary for Administration. And then, eto po, pinadala na siya sa Germany. So, ang swerte ng mga kababayan natin sa Germany dahil meron tayong napakagaling, napakasipag na ambassador na maaasahan ninyo all the time kung anong problema ninyo ay nandyan po si Ambassador Tess Dizon de Vega. Jean? Okay, well, actually, napapasil ako dyan sa Essen, Germany. Pero yes, bago pa kayo dumating dyan, Tess, actually general yung tanong ko kasi hindi pa natin napag-usapan yung COVID issues, no? But napansin ko na parang ang mga German Pinoys, very assertive sila. Kung ayaw nila, ayaw. Kung gusto, gusto. Parang ano ba yan? Maayab ba ang kultura ng Germans and German Pinoys? Oh, siguro Jean, ano na rin 'yon, no, yung nakasanayan na rin nila dito. Dito kasi ang mga German, ang mga Aleman, very straightforward sila, walang paligoy-ligoy. Kung may kailangan gawin, may kailangang mga requirements, talagang klaro na sinasabi isa-isa. Number one, number two, number three, everything is laid out. Yun nga yung pinatawag nilang German efficiency. So siguro yung mga ganung, yung ganung kultura, nagra-rub off na parang na-assimilate na po yung mga ibang kababayan ho natin. Kasi ang mga Asyano ho, lalo na yung mga Pilipino, kadalasan ho kasi medyo kimi tayo ng konti, yung nakikiramdam pa tayo, sila hindi ho masyadong ganun. So baka yun yung napansin mo sa kanila, Jean. Yeah. In many ways, advantage yun kasi alam na kagad nung kausap mo anong kailangan mo, anong expectations, para hindi na nagkakasamaan ng loob. Okay, that's good. Okay. Ma'am, siguro hihingi muna kami sa inyo ng update, no? Ano po yung sitwasyon ng mga kababayan po natin ngayong panahon ng pandemya dyan po sa Germany? Ang alam natin, nagbukas na po ang embahada dyan sa Berlin. Pero mula pa nung Mayo, kalagitnaan ng Mayo, nagbukas na kami nung in-announce po ni Chancellor Merkel na nag-i-ease na ho ng restrictions ang Germany. Although limited pa ho ang ating pagbukas in terms of consular services, at nag-shift po kami to a by appointment system para ho ma-manage ho natin yung pagpasok po, yung flow ng tao, at para na rin ho sa safety ng mga kliyente, para dun lang sila dun sa oras na kailangan nandoon, at para na rin ho sa safety rin po ng ating mga frontline staff po kasi. Okay. Ma'am, kumusta po yung mga kababayan nating Pinoy dyan? Ilan po yung tinamaan, kung may figure po kayo ng COVID-19? Yung epekto po sa kanila kasi marami ding Filipino nurses sa Germany. Oo. Rose, dito kasi sa Germany, meron tayong over 26,000 Filipinos, no? But these are 2018 to first half of 2019 figures. Likely ho umakyat na yan to around 24,000 pala. Likely umakyat na yan to 25,000 by this time. Sa ngayon ho, so far, 70 cases po ng COVID-infected Filipinos ang meron po tayo sa Germany. Although 61 ho dun sa 70, naka-recover na po. At wala naman pong serious na case, wala naman po. Awa ng Diyos, wala ko kaming fatalities dito. Almost 98% po ng tinamaan po, mga nurses po natin, mga frontline professionals natin. Maayos naman po kasi ang healthcare system dito sa Germany, na alagaan na mamonitor naman ho sila. Pero kami ho kasi, basta ho pumapayag yung Pilipino, nagde-daily wellness check ho kami dun sa lahat ng pumapayag po na i-wellness check ho nila namin. Kaya namomonitor ho namin very closely. As of now, meron hong mga siyam pa ho
na may infection, karamihan ho sa kanila nag-aantay na lang ng second or third test para ho masiguradong wala na ho silang infection. Oh, that's good news. At least talagang namomonitor ni siya, Ambassador, ano? Krista, do you have a question for the Ambassador? No, you know what? I was going to say earlier before we started, Miss Ambassador Tess, you know, she was very active. She was very in tune with what's happening with the Filipino community in London. And I can't believe it's been 10 years. And now she's in Germany and looking after the Filipino community there. And I'm jealous. That's all I want to say. Yes. Si Attorney Crystal, yung takbo, isa sa mga takbuhan mo namin noon when I was still serving in the UK for legal advice, immigration, yung mga biglahong natatawag sa UKBA, yung border authority ng ano pag may problema. Yes. And some of our nurses also encountered some problems early on. Also Jean would provide advice from time to time to the embassy also. Mm. Okay. Actually, parang nakakainggit ang sitwasyon sa Germany. Kasi nga, wala man lang casualty sa mga kababayan natin. No? So, pero ang tanong ko is, how about naman yung sa trabaho ng mga Pinoy dyan? Tinulungan din ba sila ng German government, katulad ng ginawa nila dito, yung tinatawag na furlough, yung mga nagbi-business, binigyan ng mga grants, ganyan. Oo, dito sa Germany kasi very systematic sila, no? Meron silang yung tinatawag na Kurzarbeit system na which allows companies na mag-reduce ng hours, kaya kahit papaano ang empleyado, imbes na mag-lay off ng diretsuhan ang isang kumpanya, meron silang flexibility na mag-reduce ng hours, tapos may equivalent na financial na tulong o subsidy ang gobyerno. Plus, ang maganda dito, pati yung mga self-employed, meron silang natatanggap na tulong, financial na tulong o subsidy from the German government. At dito, inaalagaan din nila yung arts and culture community kasi karamihan dyan mga hindi naman sila attached to any company, so meron din silang subsidy. Which is not to say, of course, na merong na walang nahihirapan. Marami rin talagang nahihirapan. Germany is headed towards its worst recession in, you know, post-war recession, no? So there will be a lot more pain in the months ahead, but they're trying to cushioning, hanggat maaari yung safety nets, inaayos ho nila. Meron din tayong mga ilang Pilipinong lumapit na rin dun sa Philippine Overseas Labor Office. May polo ho kami dito sa Berlin. Meron din dyan sa UK na humingi ng tulong na nag-a-avail dun sa yung tawag nilang ACAP, no? Yung social amelioration. Yeah. Yung polo Berlin naman namin, as of the moment, nasa 90% compliance na sila sa pagbibigay nito dun sa mga qualified recipients. Pero medyo matagal-tagal to. And meron din tayong mga entrepreneurs dito na mga Pinoy, karamihan nasa restaurant business, no? Mga they're trying to survive. Nagbukas na sila ulit dahil pwede nang magbukas. So we're encouraging our kababayans and their friends from other nationalities na tangkilikin itong mga Pinoy entrepreneurs natin dito sa Germany kasi apektado talaga sila nung mga nakaraang dalawa-tatlong buwan. You know, I actually went to a restaurant in Berlin. That was really good, Filipino restaurant. But I have a question for you, Ambates, nga, yung mga undocumented po, yung mga undocumented Filipinos in Germany, ano po sila, meron silang mga protection there or any amnesty or concession sa kanila? Sa ngayon, there is no Germany doesn't do amnesty programs, no. In recent years, in many years, it's not something that they do, unlike for example sa Italy or sa Spain, nagkaroon ng several rounds of amnesty programs. Ang assurance lang ng German government is during the pandemic situation, they have not taken any moves to deport or to remove anyone from Germany because of the situation. So they've actually been very, very humane po
ang kanilang approach dito. They understand kahit na yung mga turista kung nandito na unfortunately biglang naipit, no? They found themselves caught in the on all the restrictions, visiting family members here. Nagkakaroon po ng flexibility naman ngayon yung German government. But we're encouraging them to call or to email the embassy. Lagi po yung sinasabi sa mga Facebook live updates ko. Inform us kung meron po kayong problema, kung meron kayong... Marami po dito yung mothers nila o yung mga auntie na bumibisita, no? Bumibisita sa mga kamag-anak na naipit. Eh, ang EU visa, maikli lang yung panahon ngayon, no? And very short duration siya for each visit. So, we're encouraging them to call us so we can make representations if needed on their behalf with the Ausbergerhold. Yun yung parang, ano, parang immigration branch offices nila throughout Germany. But so far naman, ang German government has been quite flexible and it's been a very humane approach. They know the situation and they're not forcibly removing anyone because of status at the moment. Oh, I see. Ba isa rin yung Germany sa unang nagbukas during the lockdown, ano? And then there were fear nga na baka magkaroon ng second spike of the virus. Is that going to happen? We don't know, Rose. There have been pocket outbreaks, no, in the last 2 weeks, primarily sa meatpacking industry. Yes, that, no? Yes. So that's been reported globally, no. It's been in the news, but they've taken swift action. Kumbaga, ito yung mga ina-isolate muna nila, parang mini quarantine, mini lockdowns in these areas. And of course, they're very, kasi Germany po, they put a very high premium on science-based, no? Science-based decision making. Yun ho kasi yung utos ni Chancellor Angela Merkel, who is a scientist by profession before she became a politician. So pag nakikita ho nilang yung positivity rates or yung infection rates nag-market ng konti, nag-ano na ho yan kagad ng measures. For example, just here in Berlin, in Berlin, which is a city state, one of their federal city states, just last week they're imposing a new fine on non-wearing of masks, a fine of up to 500 euros, no, depending on the frequency of your violation, in areas where you need to wear a mask, for example, in stores, in some government offices, on all public transportation, in the train stations, subway stations, kailangan ho kasi talaga naka-mask. Pero merong pag may hindi sumunod, mag-impose na ho sila ng mga fines. So, okay. Kasi yun ang challenge ho talaga dito, napaka-fluid. The situation is so fluid. Yes. Even with travel restrictions na people just have to be prepared and you have to follow, you have to follow. Thankfully, ang Filipino-German community natin, masunurin sila dito eh. I went to one Filipino community mass for Independence Day and talagang naka-social distance, naka-mask, naka-gloves pa yung iba, naka-face shield. So they're following all the prescribed social distancing and other public safety measures. So I think kasi personally, governments can only, you know, the burden is on them, no? Ang laki ng burden to set all these things in place and to monitor. But they will only work if the public, if yung civic consciousness ng tao papasok din. If you cooperate, then you lessen. Okay. So Ambassador, thank you for the update on COVID-19 at yung situation sa Germany, pati po yung kalagayan ng ating mga kababayan. Dadako naman po tayo doon sa expertise din ninyo. Yung pag-travel ng mga kababayan natin, yung issue ng dual citizenship. Sa karanasan ko po, ako ay nakatira sa London. I traveled to the Philippines because of a family emergency. So I'm in the Philippines now. I'm in Cavite. I'm actually in my sister's house. And ang daming mga nababasa natin, pati yung mga, syempre yung mga naiulat, but napaka, as you said, napaka-fluid. Pati rin yung mga restrictions, pati yung mga pagbabago sa regulations, ang bilis din. Nung mga unang linggo ng June, ang nababasa natin, napakahirap talaga na pumasok sa Pilipinas, ang tagal-tagal na naghihintay sa airport and all. Pero thankfully, hindi yun yung karanasan ko. That's what
that's not what I experienced. Napakabilis. Kaya I was pretty much I was surprised to find out na ang bilis nung proseso. So before we have some questions to the ambassador, pinapakita ni Chad dito, ito yung sa UK kasi limitado din naman yung mga flight na umaalis sa UK. In fact, ang dami ng mga cancellations na bago nakauwi yung mga kababayan natin at saka ang mandate ang kailangan talagang masunod at kailangan may mask kayo at saka kailangan po may gloves kayo pag nasa Heathrow Airport kayo. Pag landing naman sa Pilipinas, iba din yung mga kailangan nating sundin. Ang tanong natin kay Ambassador Tess de Vega, yung mga kababayan po natin, although nabanggit na namin ito in the past, but we also want to clarify, ano po yung bago in terms of traveling back to the Philippines? Yung mga kababayan natin na walang Philippine passport, pwede po ba silang umuwi ng Pilipinas? Ngayon ho kasi, as much as possible po, you need your Philippine passport to travel to the Philippines if you're a dual citizen. If you do not have a Philippine passport o nag-expire po yung passport, allowed po ngayon na mag-extend up to a certain period po ang lahat po ng embahada at konsulado ng Pilipinas because of the extraordinary circumstances. Normally po kasi hindi na po pwede dahil meron din po tayong sinusundan ng mga protocols ng International Civil Aviation Organization, yung ICAO, no? Which is headquartered in Montreal in Canada, pero dahil extraordinary nga po yung nangyayari ho ngayon, nag-extend ho kami ng passports. Ngayon kung kapos na rin po gahul na sa oras, hangga't maari po, please contact the nearest Philippine embassy or consulate para ho matimbrihan po ang Manila na meron ho kayo halimbawang kompletong dokumento ng Philippine dual citizenship reacquisition nyo or retention para ho hindi ho kayo masyadong magkaroon ng problema sa Bureau of Immigration. Kasi kami ho hindi ho namin kontrolado kasi ang entry, immigration ho yan. Pero basta ho natitimbrihan ng immigration ho natin, naaagapan po kung ano man hong posibleng mangyaring konting delays po sa immigration sa Pilipinas. Ngayon po, ang sinasabi ho namin, ako paulit-ulit kong sinasabi, lahat po ng embassy at consulate po natin, required po kaming merong either website or Facebook page. Nandyan po yung latest updates. Bago po silang magbiyahe, kung maari po, puntahan nyo po yan. Kung wala po kayong access sa internet naman po, baka meron po kayong kakilalang pwedeng mag-access para sa inyo. Halimbawa, meron hong linabas yung IATF, yung Interagency Task Force on Pandemics na easy guide, no? Visual guide ho siya, video guide. Ito yung latest, ito yung pinagdaanan na ni Rose nung dumating ka sa Pilipinas last week. Yun ho, tignan nyo hong mabuti. Tapos sa Department of Foreign Affairs official Facebook page and Instagram accounts, meron ho kaming ina-update halos every few days. Nakalagay po doon 177 countries. Pwede nyo hong isa-isahin, hanapin nyo ho. Naka-divide ho siya into regions, Middle East, Africa, Asia, Asia and the Pacific, Europe. Kung ano po yung mga restrictions para sa mga Pilipinong papaalis ng Pilipinas, papunta dun sa bansang yon, at yung mga restrictions ng bansang yon, papunta naman po sa Pilipinas. So okay. Halimbawa po, ang Germany, hindi pa ho pwedeng pumunta dito ang mga Pilipino except yung mga permanent residents po or yung mga OFWs na may valid or existing contracts, halimbawa yung mga nurses na naipit ho doon or kung dual citizen ho sila pero dito kasi wala akong dual citizen, so halos wala ho kaming ganyang case. Tapos palabas naman po, pwede naman pong umuwi yung mga Pilipino dito ang papuntang Pilipinas. Yun lang, subject to the usual medical protocols dun sa destination, halimbawa sa Philippines, kung ano ho yung kailangan. Kaya mas maaga pa ho, tignan nyo na ho yung mga restrictions. As of now,
meron pa ring merong 31 countries na nag-lift na ng restrictions for Filipinos to go into those countries. So nag-lift na sila. May 31 countries. Hindi ko na ho isa-isahin, nandun ho lahat yun dun sa infographics. Merong 68 pa ho na hindi pa ho nag-a-allow ng entry ng many nationalities including the Philippines. Tapos may 78 po. Ang Europe ho, halos more than almost 100% makakalabas ho ang Pilipino pabalik ng Pilipinas. Tapos makakapasok ho, pero may exemptions lang po. So, okay. Wala pa rin ho kasing full entry. Okay. Chad, can we please play the video that the ambassador is talking about para naman magkaroon tayo ng chance na basahin din yung mga tanong sa atin at lalong-lalo na kay Ambassador Tess de Vega. So, can we play that? Welcome home, kabayan! Para sa inyong kalusugan at kapakanan, ang Pilipinas ay nagpapatupad ng 8 hakbang na kailangang sundin ng bawat pasahero. Step 1. Registration. Magrehistro online. O i-scan ang QR code sa flat guide at sagutan ang e-case investigation form. I-upload rin ang picture ng bio page ng inyong passport. Siguraduhin kumpleto at makatotohanan ang lahat ng impormasyon, lalong-lalo na ang inyong pangalan, tirahan, email address, at cellphone number. Mayroong registration helpdesk na maaaring tumulong sa inyo. Step 2. Confirmation email at QR code. Makakatanggap kayo ng confirmation at personal QR code sa email. I-print o i-save ang QR code sa inyong cellphone. Ang QR code at ang inyong pasaporte ay dapat dala-dala ninyo pagdating sa Pilipinas para sa prosesong dadaanan. Step 3. Briefing. Pagdating sa Pilipinas, makinig ng mabuti sa briefing sa airport para malaman ang mahalagang hakbang na pagdadaanan. Step 4. Verification at barcoding. Pagkatapos ng briefing, ipakita ang inyong passport at QR code sa verification counter. Magkakaroon din ng isang maiksing interview patungkol sa inyong records. Bibigyan kayo ng 6 na barcode stickers. Ingatan ang stickers. Idikit ang isa sa passport at ang natitirang 5 ay iaabot sa taong mangangasiwa ng swab testing. Step 5. Swab testing. Sa swabbing booth, ibigay ang barcode stickers sa magsasagawa ng swab test at ipakita ang barcode sticker na dinikit sa passport. Huwag mag-alala at hindi masakit ang swab test. Kailangan lang pong sundin ng maigi ang instructions sa swabbing booth. Step 6. Immigration. Pagkatapos ng swab test, dumiretso na sa immigration at sundin pa rin po ang normal na proseso. Ipakita sa immigration officer ang dinikit na barcode sticker sa passport. Step 7. Quarantine Facility Assignment. Para malaman ang inyong quarantine facility assignment, pumunta sa mga helpdesk. Kung ikaw ay isang OFW, magpunta sa helpdesk ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kung ikaw ay isang OFW na seafarer na mayroong Local Manning Agency o LMA, magtungo po kayo sa kaukulang helpdesk ng inyong LMA. Kung ikaw ay isang returning Filipino, ang helpdesk ng Department of Tourism ang makakatulong sa inyo. Ang mga helpdesk na ito ang magbibigay sa inyo ng itinakdang hotel o quarantine facility na inyong titirhan ng ilang araw habang hinihintay ang resulta ng swab test. Sila na rin po ang mangangasiwa ng inyong transportasyon. Step 8. Resulta. Ipapadala sa inyo ang resulta sa pamamagitan ng text message at email sa loob ng 72 hours. Kung negatibo ang resulta ng swab test, magpapadala ang gobyerno ng medical certificate bilang patunay nito. Ang lahat naman po ng pasyenteng positibo sa COVID-19 ay pangangalagaan hanggang sa paggaling. Mayroong 24-hour helpdesk sa lahat ng hotel at quarantine facilities. O tumawag lang po sa mga helpline para sa mga katanungan.
ang IATF, Philippine Red Cross, at Department of Health ay malugod pong naglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ayan, thank you for that video. Yan yung sinasabi ni Ambassador na marami po tayong impormasyon na matututunan. Kung susundin lang po natin yan, wala po tayong, wala pong hirap yung pag-uwi sa Pilipinas. Walang mga glitch. So, may tanong po dito. For non-dual citizen po, ito po ay galing kay Rainier Ballesteros. Anak po ito ng isang frontliner na Filipino na pumanaw dito sa UK. Sa UK po, for dual citizen po, like my father, na magpapa-dual citizen pa lang, what other ways para makauwi siya dito sa Philippines? Can a dual certificate be allowed? What airline will accept the certificate po? Hoping for your best answer. God bless and thank you. So, yan. Well, thank you very much, Rainier, no? Please advise po yung father nyo na makipag-ugnayan na po kaagad sa Philippine Embassy po. Parang nasa UK ho, no? Nasa UK ho yung father niya, para ho makakuha na ho siya ng dual citizenship, tapos para ho maabisuhan ho ang Manila na ito ho kasi naman mga humanitarian po, hindi naman ho tayo ganun napaka-inflexible po, no? Although may general regulations po, pag meron naman pong talagang essential travel po, pwede po silang makipag-ugnayan sa mga ahensya sa Pilipinas, at baka naman po makauwi rin po ang father ho niya dahil nga dun sa nangyari ho, no? In these cases, pwede naman pong i-coordinate. So ibig sabihin po, Ambassador, kahit wala po siyang Philippine passport kasi dual citizen siya, kahit wala po siyang Philippine passport, basta meron po siyang certificate of reacquisition. Pero dapat ho, Rose, makipag-ugnayan sila sa embassy rin para matimbrihan ho ang Pilipinas po, yung agencies. Kasi baka ho kasi ang entry ho dyan kasi Bureau of Immigration. So it's best to have the Bureau of Immigration informed beforehand that this is the situation. At baka rin para malaman din po, baka may kailangan pang ibang supporting documents para handa na ho sila bago pa sila lumuwas ng Pilipinas. Although of course, ang challenge ho ngayon, ang malaking challenge ho talaga yung availability ng mga flights. Yun po ang lagi naming sinasabi, kahit na yung mga gustong umuwi ho sa Pilipinas. Meron rin, marami rin ho kami natatanggap dito sa Germany na maganyang mga tanong kung pwede nang bumisita. Dahil yung iba ho worried na sa mga pamilya nilang nasa Pilipinas, gustong pumunta. Ang isa hong challenge po talaga yung availability of flights. Although, ang naiya ho, ang Manila International Airport Authority, nag-announce po sila na starting July 8 at 12:01 a.m., ng July 8, ang NAIA Terminal 3, ang T3, magbubukas na po to international flights. Pero syempre ho, limitado pa ho yan. Kaya may posibilidad na yung mga reservation ho nila sa mga iba't ibang airlines na hindi ho matuloy, ma-cancel, ma-postpone. Ganun din po yung case ni Rainier. Kailangan kaya importante hong makipag-ugnayan sa embahada ho sa London para ho makakuha rin po ng impormasyon na ma-coordinate sa airlines, matimbrihan ho ang airlines kung tatanggapin, dahil ang airline din po, ano rin ho sila dyan, no? Careful din ho sila kasi maari hong magkaroon sila ng multa pag meron ho silang pinasakay na hindi naman papapasukin dun sa pupuntahan ng destinasyon. I see. Para masagot din lang yung kay Rainier, sabi niya kasi anong airline yung pwedeng tumanggap sa kanila. Kailangan po makipag-coordinate kayo ng directly sa airline po niyo. Sa ninyo. Airlines. If it's Philippine Airlines at kung anong airline naman, kailangan po sila ang makausap ninyo mismo dahil iba't iba rin po ang patakaran per airline. Kasi may mga airline na hindi po kayo tatanggapin kung ang ipapakita nyo ay certificate. So, ang hinahanap talaga nila is passport. You know? So, maganda po makipag-ugnayan kayo sa mga airline mismo at doon yung marinig. Rose, napaka-importante na kung merong issue sa isa inyong pasaporte o visa, ang sakyan ninyo pauwi ng Pilipinas ay diretso Philippine Airline. Yes, kasi kung makakayo umawa ng Middle East, hindi alam ng taga-Middle East kung ano yung issues na pwedeng resolbahin, baka pabalikin kayo dito dahil ginagawa talaga nila yan.
So diretso po dapat ang flight para less risk na ma-stop kayo. Okay, pagbigyan naman natin itong ating correspondent ng TFC News. Ang tanong niya, Marilyn Paedrayray. Jean, would you like to read it? Sige. Okay, si, so si Marilyn, yes. From Paris, sabi niya, what if kakukuha lang ng French citizenship at hindi pa nakapag-apply ng reacquisition of Filipino citizenship? Pero valid pa ang PH passport until April 2021. Pwede po ba umuwi this year? For example, October. Amba? Ano, Gino and si Marilyn. Kasi yes. Ho, pag kayo ay naka-acquire na ng foreign citizenship, ng ibang citizenship, ang sabi nga ho naming mga abogado, by operation of law, nawawala po yung inyong Philippine citizenship. So yung Philippine passport nyo po, na valid pa, nakatatak po dyan, no, sa passport hanggang 2021, hindi na po yun valid, no, from the moment na naging French citizen siya. So kung Oktubre po ang alis po nila, meron pa hong panahon para mag-apply po ng dual citizenship po sa embahada po sa Paris, makipag-ugnayan po doon sa proseso. Ang sa pagkakaalam ko po, sila ay nag-reopen na rin po for services. Hindi lang po ako nakakasiguro kung ano yung proseso nilang sinusunod ngayon for dual citizenship. Kasi may, I'm sure may social distancing requirements po yan. Ano kasi ang dual citizenship po kasi may personal appearance po na required dahil kayo po ay manunumpa, no? Mag-oath of allegiance po kayo ulit. Pag kayo ay nag-apply ng citizenship, Philippine citizenship reacquisition po. So makipag-ugnayan po kagad. Hulyo pa lang po tayo, maaga pa po. May panahon pa ko para ko gawin po yun. Pati nga ako passport, wait, may time pa kong mag-apply dahil nagpa-process na po kami ulit ng passport mula pa nung Mayo, no? Ang passport processing po sa Pilipinas, kung saan ang in-imprinta ang passport, nag-resume na po yan. I see. Mayroon, marami pa pong tanong dito, ma'am, pero hindi kasi malinaw yung ibang tanong. Like for example, kay Gina Jones, paano po pag bumalik sa UK? Anong dapat gawin? Anong dapat gagawin? Anong mga documents ang need na ipresent sa airport? Please help me po. My visa spouse partner leave to remain. Ano kayang ibig sabihin nito? If you understand. I think on her way back to UK. That's different. That's actually coming back. So if she's a Filipino national on a spouse visa, she only needs to show the passport and her biometric residence card. And as long as it's still a valid, time period, then she should be able to come back. There's no problem at the immigration. But my question there, Crystal, and also Ambassador, if leave to remain yung hawak mo, hindi ka pa passport holder ng UK, paalisin ka ba ng Pilipinas? Napuputol. Rose, naputol yung ano mo. Okay. Leave to remain, naputol. No? Leave to remain. Uh-oh. Leave to remain siya. Again, I would advise that person, no, kasi inexplain na rin ni Attorney Crystal, no, to also get in touch with both the Philippine Embassy at kung maaari ho, kung may access ho sila sa UK Embassy po sa Manila para malaman kung may restrictions ho doon sa leave to remain. But I would think allowed po pag leave to remain ho eh. Pag may to come back. Although kami ho kasi we're here in Germany, we're at the embassy, we're extra cautious. So, halimbawa, meron hong isang Pilipina ho ngayon na pabalik dito for a medical emergency. Meron naman ho siyang visa, may Schengen visa, pero ang ginawa ho nung kanyang German partner, humihingi rin po ng document from the German embassy in Manila para lang may hawak po yung Filipino partner niya, para hindi wala na hong masyadong tanong sa airlines, sa immigration pag exit. Kasi kaya ko po na itanong yon, kaya Jean and Crystal, kaya ko na itanong yon kasi ang alam ko, what I read is that hindi rin naman sila nagpapalabas ng mga Filipinos papunta ng ibang bansa unless nga mayroon kang kontrata, you're a dual citizen, at maybe as the ambassador added, yung may leave to remain.
Yeah. Actually, may question ako dyan eh. Well, it's not about that, but kung so sabi mo ang bates kung mag-expire na yung passport halimbawa at may emergency, pwede silang umuwi naman and then apply na lang for fast track passport sa Pilipinas. Pwede po ba 'yon? Pwede rin ho, pero actually kung nasaan man sila, pwede silang kung pa-expire na yung passport nila, pwede ho nag-extend ho kami ngayon ng validity ng passport. So okay. Alam rin po 'yan ng International Civil Aviation Organization po sa Ottawa. So nakatimbre po 'yan. Extraordinary times po kasi ngayon. We're doing passport extensions po talaga. Nagpa-passport extension po kami. Ang requirement lang naman po ng DFA sa amin ngayon ay i-report lahat ng mga nabibigyan ho ng passport extension request. Kasi nga medyo ano ho eh, ayaw din ho kasi nating maipit ang mga kababayan natin na pa-expire. Kasi meron ho tayong mga examples po. Halimbawa, kung naalala nyo, sometime around May, yung Singapore Airport bigla hong nag-close down, no? Na wala na hong prior notice yon. So meron hong mga na-stranded doon. Eh kung ma-stranded po ng mga ilang linggo at nag-expire yung passport during that period, delikado. Kaya we're allowed to extend passports. In fact, even our honorary consulate subject to certain restrictions may also extend now. No, okay. Basta alam ho ng embassy or ng consulate ho, ng standard consulate namin. Okay. Alam niyo po, mahaba po yung diskusyon natin. Alam ko maraming tanong yung mga kababayan natin, pero 45 minutes na po, kaya kailangan siguro i-release na rin natin si Ambassador, nakakahiya sa kanya. Ang pangako niya lang sa atin ay 30 minuto. Kung may mga tanong po kayo, ay isulat po ninyo sa amin, inbox us, and we will try to answer that. Ipadala po natin kay Ambassador at para po masagot niya po yung mga tanong at maybe also yung mga diplomats po natin dito sa Embassy ng Philippines sa UK. At gusto ko lang iparating sa inyo na yung pong mga kaibigan ninyo at yung mga Filipino community leaders na nanonood sa UK are happy to see you, saying hello to you, and they're happy to see you here answering some questions. Dan Revelo, yes, Kuya Dan. Nelly Seran, yes. Tami, and si Lito and Nelly, nanunood daw po sila. At pinapakumusta kayo, Gloria Diaz, hindi po siya yung Miss Universe, but community leader. Iba po ang ating Gloria Diaz sa UK. Yes. Watching from Essex, so pinaparating natin po kay Ambassador yung mga greetings po ninyo. But maraming salamat po sa inyo for joining us this afternoon and for explaining yung sitwasyon sa Germany as well as pagsagot po ng tanong ng ating mga kababayan. But maraming salamat din. Vielen Dank, Rose, to Jean, to Crystal, si Chara, wala ngayon, no? Lahat ng bumubuo ng One EU Connect, sa lahat ng mga kababayan ho natin sa UK. Miss ko na ho kayo. I hope and I pray that you will continue to be in good health and that you will all be safe. Also, just one note, no, on dual citizenship. During these challenging times, ho, pag dual citizen ho kasi kayo, yung advantage ho nyo talaga dyan, yung isa sa mga advantages, no, maliban doon sa pagbabalik ng civil, political, and economic rights nyo as Filipinos, is yung mobility nyo rin ho, na i-enhance ho yung mobility nyo dahil lalo na sa ganitong panahon. Yun lang po, hindi dapat ho alamin nyo ho muna yung requirements at dapat ho, napaka-importante, alamin nyo rin po yung requirements ho o mga batas on dual citizenship dun sa bansa kung saan ho kayo naroroon o dun sa bansa kung saan kayo ay citizen na ho. Para hindi rin, alam nyo ho yung pros and cons, alam nyo ho yung tinatawag ho nating the whole picture. Okay. So maraming salamat po ulit. At sa mga kababayan ho natin sa Germany, keep safe always. And social distancing, it's still, ang slogan ho kasi namin sa embassy sa Germany mula pa nung Marso is, bahaynihan is the new bayanihan. So, let's all be safe, let's all be vigilant kasi hindi pa ho tapos ito. Okay, pahabol po si Adelina Duenas, ang ating Manang Adele, hello. Manang Adele. Okay, so, Manang Adele. Yes.
Stay safe, Ambassador de Vega. Ayun. Thank you also. Salamat. Okay. Thank you, Ambassador. We'll get in touch with you again. Thank you. Have a good week. Okay. Bye. Magbabalik pa po ang One You Konek.